So, welcome! So, ayun na, bumili nga kami ng pangkulay sa buhok. It is black. Kasi yung buhok ni mama is matagal niya ng gustong kulayan. Kasi may iba na daw siya at need niya na ng black hair. At nahihiya na siya magkaroon ng uban. And then, lagi niyang nire-reklamo na makati sa ulo. So, ayan, naganda kami. So, ayun, pakita ko sa inyo guys yung buhok ni mama. Ayan, nakikita niya yung maputing niya. Uban niya na sa tuktok pa mismo. Kapag binunot niya yan, is mapapanat na talaga siya. Tapos, ang buhok kasi namin ay natural brown na medyo red talaga siya. Hindi siya talaga is in a black. So, ayan nga, tinulungan ako ni mama dyan na mix. Mimix niya na yung sa lagayan. Parang conditioner siya, tsaka yung pan-black niya siya. So, ayun niya, nag-mix-mix kami niya ni mama. Hindi na ako kumuha ng iba pang pang-mix. Yun na talagang lagayan yung black and white. So, ayan. Pakita ko muna sa inyo yung aming buhok talaga. So, brown na medyo red. So, kasi mama. Ayan, excited na nga si mama dyan. Nag-hi-hi pa siya sa ating vlog. Ayan, sinisimulan ko na siya dyan. Lagyan ng pampakulay sa buhok. So, ayan. Gusto niya pa talaga magsasalamin kasi gusto niya na yung daw puti niya sa buhok ang unahin kong lagyan. Hindi na talaga siya makapag-hintay. So, ayan. Iligyan ko lang si mama dyan. Ang usapan namin is kaming dalawa ang magkukulay ngayong araw. Pero palagay ko, hindi kakasya yung isang pangkulay sa buhok dahil kahit naman manipis ang buhok ni mama is hindi kasya yung shampoo. Hindi siya kasya kasi mahaba yung buhok niya. Yan, dahil nga first time ko lang magkulay ng buhok kay mama. Yeah, nalimutan ko maglagay ng gloves. Kaya nga naman may lagay pang gloves yung pang blackening. Kasi nga, kailangan talaga ng gloves kasi masyadong matintay yung pagka-black sa niya. Ayan, tinulungan na rin ako dyan yung mama. Ilagay yung dalaw kasi akala ko yung isa lang. Kaya alam mo niya, parang kumakalat na siya sa kamay ko. Kaya pinilagay ko na rin sa niya. Ayan, naglagay din ako dyan ng band paper sa likod niya kasi lumidikit sa batok yung balakin niya. Ayan, pinagpatuloy lang naman ito. Lalagay hanggang sa maging basang-basa na talaga at puno-puno na nailagay na namin lahat ng mama dyan yung shampoo. So, ayan, minasage ko lang dyan ng konti tapos yung apply ko na din yan. Sabi nga ni mama, ang tagal. Kasi yung bilang dito is 30 minutes siya na stuck sa buhok. Pero ang kala niya pala is bibilang ng mama. Huwag mula pa lang yung nilalagay. So, ayan, tapos halika daw. Isang-isang na talaga yung buhok. Hindi talaga siya umabot sa pang-dalawang tao. O yung isang sachet talaga ay isang buhok lang sa isang tao. Sa bala ko kasi is maglalagay din ako. Pero hindi na kinaya dahil makapal na buhok. Oo, nagay ka. Ayan yun. Nag-hi-hi. Ay, bayan. Diyan kasi nga. Tapos mag-antay namin siya ng 30 to 20 minutes. Ayan, matapos maligo. Look at that. Black na talaga siya. Hindi it next time naman ako. Pinakita niya sa akin kung ano na yung pagbabago kanina, pagbabrown kanina. Ngayon, black na talaga siya. Tingin sa akin. Hindi tayo makakabili. So, ito na nga, may lakad naman kami ngayon kasi sumasakit yung mata ni mama. Doon o kay ano, sa resort. Hindi dyan sa ano. Patay ko natin. Hindi naman ganun. Tapos dun sa kabila na puro tawigan ng aming dadaanan. So, yan. Lagi kami dito nagpapagamot. At lagi kami gumagaling. Siyempre. So, yan. Kababata ko din. So, yun na nga nakarating na kami dito sa bahay nila. At ang ganda ng kanila ang babela. Binidyuhan ko pa siya. May mga iba pa siyang halaman. So, tawag ka dun. Ayan si mama na bago siya may aso. Ang ngiti pa talaga.
Ay, nagdadas na rin naman yan. Si Mali ano nagamot yun si Mama. Tapos ayan na nga siya. Si Mama, pinapalos niya. Tingnan na. Ang orasan ko na. So, ayan nga. Ang mama mo ay tibo. Nakipag narienda pa ng maha. Ano na, balik ka tanay. Ayan mo, nagsama na. Siyempre, ngayon na din. Si Mrs. Yun lang.